Hello po guys. Diyos ko guys, humaba na naman tong content ko. Pagtsagaan nyo na pong tapusin, part 26 na po to. Naantok na nga po ako eh. Talagang sinisikap ko lang po talagang maihatid ko tong motivation na to para sa ating lahat. Alay ko po lahat ng content ko sa ating Panginoon. To God be the glory po ulit. Sigad na po ang bahala sa inyong lahat na dadaanan ng content ko na to na magtatapos. Tapusin nyo po sana 3 minutes lang naman po bawat part eh. Para din po ito sa atin, para din po sa ikadadagdag ng ating readiness, ng ating faith. To God be the glory po talaga. Excuse me po. So guys, season 13 po ito ng What is Written Truly Happened, part 26. Tatapusin ko na po ito, mga dalwa na lang po, tatapusin ko na talaga guys. Medyo mahaba na po eh. Simulan nyo po sana sa sino mang makakakita ng content ko na to. Simulan nyo po sana mula part 1 hanggang final part. Maraming salamat po talaga. To God be the glory po. Sana po talaga kahit katiting ng katiting, kahit maliit pa po sa 1%, nakakapagatid ako ng motivation sa sino mang nakakakita ng mga content ko na to. Thank you din po kay TikTok. Thank you po talaga. Thank you po lalong-lalo na sa ating creator. Kasi nagagamit pa po niya ang lakas ko, ang buhay ko. Utang po natin sa Panginoon ang bawat buhay natin. Every day of our life, every dilat po ng ating mga mata ay isang matinding opportunity po ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya pag nilayan po natin talaga ang kanyang mga katuwiran. Amen to that guys. So, nung naghiwa-hiwalay na po sa Jerusalem, nilagay na po ng Panginoon sa bawat barabarangay ng Jerusalem ang kanyang 12 apostol. So, nagtataka po sila kasi ang dami po talaga ding napagaling ng mga apostol na to. Unbelievable po talaga at ang dami po nilang napaalis na mga sinasapian ng masamang espiritu. Ang dami po nilang nagamot ng mga sakit. Nag-healing po talaga itong mga apostol na to. Tapos nung natapos na po nila itong mission na to, tuwang-tuwa po silang lahat. Parang hindi po nila akalain, lalo na po si Little James. Siya po kasi medyo para po siyang polio, para pong hirap siyang maglakad. Ang inexplain po sa kanya ng ating bigatin son, kaya hindi pa siya hinihil kasi mas gusto po ng Panginoon na mas makapaghatid pa ng talagang healing si Little James kasi po mas matindi po ang paniniwala at devoted na ibibigay sa kanya na makakita sa kanya na sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi pa siya hinihil ng ating Panginoong Jesus, nakakapagbigay siya ng motivation sa mga taong nakakakita sa kanya. Yun po ang impact ni Little James sa mga taong nakakita sa kanya. Sundan niyo pa po.